Ayon sa mga sumusulong ng divorce bill sa Pilipinas, ay kumpiyansa sila na maisasabatas ito. CBCP lang naman kasi ang madalas na tutol dito, kaya hindi ito agad masaibatas. Na kung tutusin nga ay Pilipinas na lang ang walang divorce. At hindi naman nga yan basta-basta lang ipapadivorce ang mga mag-aasawa dahil meron naman yang mabigat na basihan or tinatawag na grounds. Kumpiyansa ang ilang kongresistang nagsusulong sa divorce bill na tuluyan itong maisasabatas sa pagsalang nito sa plenaryo. Sa kabila yan ang pagtutol ng ilan nilang kasama at maging ng simbahan. Nakatutok si Jonathan Andal. Isang taon pa lang kasal si alias Ria nang magdesisyon siyang kumalas sa mister dahil sa dami raw ng di nila mapagkasunduan. Makalipas ang 10 taon, hindi pa rin sila legal na hiwalay dahil mabigat daw ang annulment na 100,000 piso ang halaga. Mga 250 to 300,000. Marami kasi kaming bagay na hindi na napagkakasunduan. Lalo na ng time na yun na mama's boy siya. Ang hinihintay ko na lang is magkaroon talaga ng ano dito sa bansa natin. Annulment for free or divorce for free. Sa ngayon, sumalang na sa plenaryo sa Kamara ang hinihintay niyang divorce bill. Inaasahang hindi ito kasing gastos at kasing bagal ng annulment, legal separation at dissolution of marriage. Yung mga walang kaya sa buhay ay pwedeng mag-apply as court-assisted petitioner. Wala silang babayaran na cost. Expeditious sapagkat binigyan ang husgado ng 1 taon lamang upang tapusin ang pagdesisyon ng divorce petition. Pero hindi pa rin ito para sa kung ano-anong dahilan lang. Gayunman, di tulad sa annulment, ang ground sa divorce ay pwedeng nangyari pagkatapos ng kasal. Legalizing divorce is a means for abused women to be free from their domestic situation and allow them the opportunity to live a new life, free from violence and abuse. Bukod sa domestic at marital violence, pwede ring makipag-divorce dahil sa irreconcilable marital differences o hindi na pagkakasundo. At yung mga higit 5 taon ang hindi magkasama sa bahay at wala nang pag-asang magkabalikan pa. Kumpiyansa silang lulusot ito, lalo't malamang bumotong pabor ang halos 80 mambabatas na may akda sa divorce bill. Pero may ilang mambabatas na handang tumutol. No marriage has no problems. Our laws are already sufficient. Let us not open the floodgates for broken families in this country. I won't vote on the divorce bill because I am working on simplifying some provisions of the annulment. Tutol din ang simbahan sa diborsyo. Ang diborsyo ay hindi pinapahintulutan, hindi lamang ng simbahan kundi pati na rin sa Biblia. Para maging batas, kailangan ding pumasa ang bersyon nito sa Senado na hindi pa sumasalang sa plenaryo. Hindi ko alam kung kaya within the year, but I hope na within this Congress, mabigyan ng fair hearing ng Senado. Kayo guys, pabor din ba kayo na maisabatas ang divorce bill sa Pilipinas? Ano ang saloobin nyo tungkol dito? I-share nyo naman sa comment section ng video na ito.